Praise the Lord! Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Purihin pong Panginoon at muli po tayong makapagtatalakayan. At sige po, at bago pa tayo mag-umpisa, tayo po'y manalangin kagad para marami po tayong matalakay. Dakilang Diyos, aming pong idinadalangin na ikaw ang siyang patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa. Lalong-lalo na Panginoon sa aming pong pastor nato na kung saan ay siya po ay magpapaliwanag ng dito sa aming pong tatalakayang aralin, Panginoon. Kaya dalangin po namin, Panginoon, ay dumaloy ang iyong pagpahid sa kanya at patuloy na ang iyong Santong Espiritu ang siyang magpaalala ng mga bagay na nararapat upang mabanggit niya, Panginoon, masabi niya ang mga bagay na dapat marinig ng bawat isa. At huwag mong hayaan, Panginoon, na kami po ay maligaw, madaya, bagkus ipakita mo ang katotohanan mula sa iyong salita upang sa mga katotohanan ito kami ay mabuhay at kami makasunod sa iyong pong kalooban upang ikaw ay malugod sa amin. Salamat po ng marami. Ngayon pa lamang, Panginoon, dalangin ko ay patuloy na mapagpalang bawat isa na makikibahagi sa live streaming na ito, sa talakayang ito, at higit sa lahat, ikaw ang siyang maparangalan, maluwalhati at madakila, Panginoon. Salamat po ng marami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon at napakadakila ng ating Diyos. At tayo po'y muling pinigyan makapagsama-sama sa pag-aaral. Maganda po ang ating paksang tatalakayin sa hapon pong ito. At halos ito po ay continuation po nung ating tinalakay nung nakaraang linggo. Kaya po, yanda na po natin ang ating mga sarili, yanda natin ang ating mga para sa pag-aaral sa hapong ito. At tayo po'y pangungunahang muli ng ating pastor Nato Malinaw. Magandang hapon po sa bawat isa. Salamat po kung kayo po ay kasama namin sa talakayang ito at patuloy kayong nakikipag-aralan. At naniniwala naman po kami na kayo ay mapagpapala. Ang mga bagay po na ito, aming na pinagsikapang maihanda sa gabay at pangunguna ng Espiritu Santo. Sapagkat hindi po namin magagawa ito kung walang gabay at pangunguna ng Espiritu Santo sa nagtuturo at nagpapaunawa. Bagamat malalalim na bagay ng Diyos. Atin na po natalakay sa nakaraang pag-aaral na ang Apokalipsis Kapitulo 20, ang talatay 1 hanggang 3, na binabanggit ito ang pagkapos sa Diablo o kay Satanas na sumasakop ng 1,000 taon na nagkaroon ng kaganapan. Hindi po ito pagkatapos ng ikalawang pagparito ng Panginoon tulad ng atin na talakay, kundi nagkaroon po ito ng kaganapan noong unang pagparito ng ating Panginoon sa Kristo. Doon po niya nagawang wasakin ang gawa ng Diablo o gapiin ang Diablo. Sa unang Juan, Kapitulo 3, talatang 8, bayaan niyo basahin ko muli ang talata. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo, sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ang Diablo. Sa bagay na ito'y nahayag ang anak ng Diyos. Nagkatawang tao po, dahil dito, nagkatawang Panginoong sa Kristo, upang iwasak ang gawa ng Diablo. Yan po layunin ng kanyang pagparito, sa una niya pagparito, upang wasakin ang gawa ng Diablo. So atin mapagtitibay na itong napagtibay po natin, Apokalipsis Kapitulo 20, talatang 1 hanggang 3, ang paggapo sa Diablo kay Satanas ay nakaroon na po ng kaganapan nung una nga pong pumarito ang Panginoon. Ang Apokalipsis Kapitulo 20 naman po, 4 hanggang 6, na tumatalakay naman sa unang pagkabuhay na magmuli, sinasakop din ng katulad na panahon ng pag-iral. 1,000 taon din ng pag-iral. Ang panahon sinasaklay nito'y mula rin sa unang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo hanggang sa kanyang muling pagparito po.
Bakit po? Bakit po na ganun ang ating tinatayuan at pininindigan at tinatanggap na katuruan? Para po sa inyong kaalaman, ang aklat po ng Apokalipsis ay sinulat para sa 7 iglesia sa Asia noong una siglo. Sulat po ito sa 7 iglesia. Babasahin po natin ang katunayan. Dito po sa Apokalipsis Kapitulo 1. Ang talata po ay 4. At 11. Na ganito po ang ating mababasa. Si Juan sa 7 iglesia na nasa Asia, biyaya ang sumainyunuwa at kapayapaan mula doon sa kanya na ngayon at na nakaraan at darating at mula sa 7 espiritu na nasa harapan ng kanyang luklukan. So, 7 iglesia po ang binabati dito. At sa talatang 11, na nagsasabi ang iyong nakikita, isulat mo sa isang aklat at iyong ipadala sa 7 iglesia. Sa Epeso, sa Smyrna, sa Pergamo, sa Thyatira, sa Sardis, at sa Philadelphia, at sa Laodicea. Sinulat po ito sa mga iglesia ng unang siglo. Ang layunin po, kaya po ito sinulat ni San Juan, upang sila aliwin dahil po sa mga kapigatian at pag-uusig na dinadanas sa kamay po unang-una ng mga kapwa nila Hudyo, yung pong Judaism, at ng Imperyong Romano na umusig din po sa unang iglesia. Atin po lamang bigyan ng paalaala ang ating mga patid, Pastor. Oo. Hindi po lahat na nakasulat sa aklat na ito ng Apokalipsis ay minsahay para sa inaharap. Manapay patungkol sa una, iniisip po na iba, ito yung prophecy para sa future eh. Lahat po nito Apokalipsis, hindi po. Una po ay mga bagay na nararapat mangyaring madali. Oh. Mangyayari po madali po nakasulat dito. Ang Apokalipsis na Jesucristo na binigay ng Diyos sa kanya upang ipahayag sa kanyang mga lipin sa makatwid ay ang mga bagay na narapat mangyaring madali. Oh. Sinulat niya po yung madaling mangyayari eh. Ibig sabihin, ito po ay matutupad kagad. Pangalawa po, sabi po sa talatang 3, ang panahon malapit na. Oh. Ito po ay huling araw na ng Hudaismo o pagkawasak na Jerusalem. Yan pong tinatalakay dito ni San Juan. 3, mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahon malapit na. Sa panahon pong ito, hindi pa nawawasak yung templo sa Jerusalem. Hindi pa po sila dinidigma ng hukbo Romano. Kaya po sabi, malapit na. Ang ikatlo po, ang pagpapahinga ng mga martir ng kaunting panahon. Sa S11 po ng Apokalipsis, ganito ating mababasa. At binigyan ang bawat isa sa kanila ng isang maputing balabal. At sa kanila sinabi, namang pahinga pa ng kaunting panahon hanggang sa mga ganap ang bilang ng kanilang mga kapwa at alipin at ng kanila mga kapatid na mapapatay naman gaya nila. Oh, maging tayo ng konting panahon sapagkat meron pang ibang mga Kristiyano din na nakatalaga-talaga po upang patayin na mga umuusig sa kanila. Marami po kasing umuusig noon sa mga Kristiyano o mga lagad ng Panginoong Hesukristo. Yan po ang ikatlo. Ang ikapot po ay mga bagay na kinakailangan mangyaring madali. Kapitulo 22, ang talata 6. Yan po ating mababasa. Eh kung ito po'y future pa, napakala mula ang sulatin ni Juan,
Hindi po sasabing mangyayaring madali. At hindi po madali yung ano, yung 2,000 taon na mahigit. Abi. Walang saysay po pananalitang ito ni sinulat ni San Juan. Tingnan niyo po sa 22:6. At sinabi niya sa akin, ang mga salitang ito tapat at tunay at ang Panginoon Diyos at ang Panginoon, ang Diyos ng mga espiritu ng mga propeta ay nagsugo ng kanyang anghel upang pakita sa kanyang mga alipin ang mga bagay na kinakailangang mangyaring madali. So hindi po to sulat para po sa future pa, na napakatagal na future, mangyayaring madali. Yan pong sinasabi dito. Tuloy po natin ang ating pag-aaral. Sabi po dito sa talatang 10, malapit na ang panahon. Sabi po natin, talatang 10. At sinabi niya sa akin, huwag mong tatakan ang mga salita ng ula ng aklat na ito sapagkat malapit na ang panahon. Yan po ang sinasabi. Ngayon, ituloy po natin ang pag-aaral. Ang tinitukoy naman po na sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon ay ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus. Amin na po itong atin na po itong natalakay. At dahil sa salita ng Diyos at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. Yan po, babasa natin sa talatang 4, kapitulo 20 na ating pong teksto sa ngayon hanggang sa 6. So ito po, mga kaluluwa po ito. Hindi po lang mabasta kaluluwa po ito na namatay, kundi ng mga pinugutan ng ulo. Sir, mga pinugutan po ito ng ulo eh. Kaya hindi po pwedeng ang giti, ang kinin ng isang tao sa may Kristiyano na siya kabilang dito sapagkat siya po yung mga pinugutan ng ulo. Tsaka po sila'y naghari, hindi tayo'y naghari. Oo, oh, tsaka po salitang sila'y, nabanggit natin ng karang pag-aaral. Tayo ay maghahari. Oo. Yan pong tinuturo ng mga dispensationalist. Pero ang nakasulat po, sila'y third person eh. Mm-hmm. Kumbaga sa nag-uusap eh. Sila'y nangabuhay at nagsimagaring kasama ni Kristo. Yan po sinabi, hindi po tayo. Ayan, nagsipaghari, hindi po maghahari. Oo. Kasi kung future, maghahari. Tapos na po eh. Naghahari na sila. At ito yung noong pangapong unang siglo. Huwag natin ilagay ito sa panghinaharap. Yan po ang nagiging problema. Ngayon, pansinin po natin ang sinabi namang at sila yung nangabuhay at nagsipaghari kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Eh katuparan lamang po ito na pinangako ng Panginoon sa 3:21 ng Apocalypse. Ganito po sinabi ng Panginoon. 3:21. At magtagumpay. Ang magtagumpay ay aking pagkakaloobang umupong kasama ko sa aking luklukan. Gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking ama sa kanyang luklukan. Napansin niyo po ba, sabi, gaya ko naman na nagtagumpay. Eh, ang Panginoon po'y pinatay din eh. Pinatay po siya, Pastor. Pero sabi niya, siya nagtagumpay. Oh. Maring isipin niyo, paano nagtagumpay yan? Mga pinugutan ng ulo yan. Mamaya po, habang patuloy natin isinasagawa ang pag-aaral, maunawaan po natin bakit ganun ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Oh. Itong patungkol sa mga nangabuhay na ito at nagsipagharing kasama ni Jesucristo sa loob ng 1,000 taon. Ang mga martir na ito ng unang iglesia, ito po yung mga martir ng unang iglesia, hindi po ito sa darating pa. Huwag po natin pagkamali upang huwag po tayong
mga ligaw ay kabalalay. Ano ba ibig sabihin ng kabalalay? Sa English po ito ay parallel. Parallel. Nang binabanggit sa Apokalipsis 6:9 hanggang 10. Na itong mga nasa 9:10, ito po yung mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patotoong sumasa kanila. O, basahin po natin para natin pong mapagtibay. At nang buksan niya ang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay. Oh, kaluluwa din po ito, ng mga pinatay po ito. Oh. Dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patotoong sumasa kanila. Oh, yan po. O sumakan nila. Oh. At sila'y sumigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, hanggang kailan, o Panginoong banal at totoo, hindi mo hahatulan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Sa mga tweet, at bago sinabi, maghintay pa ng konting panahon. Sa kanilang mga iba ding mga kapatid, pagpapatayin din katulad nila. Yung nga po, binasa natin kanina, konting panahon lang. Ngayon, ang kanilang kamatayan po ay dahil sa hindi pagsamba sa larawan ng hayop. Ngayon, ito pong hayop na ito, ay kinapitan po ng mga dispensational na ito daw po ay Antikristo. Natalakay na po natin yung ginawa ni Halinse. Kung natatandaan nyo, nakaraan natin pag-aaral patungkol po daw sa paksang Antikristo. Na si Halinse po, yung salitang hayop sa Revelation, pinalitan niyo po ng salitang Antikristo o yung the future wearer, Pastor. Oo. Yung daw future wearer na yung hayop, kinapitan niya po Antikristo. Pero yung pong hayop na yun, hindi po sinasabing Antikristo. Nalilito pa sa future. Diyan po sila nagkamali. Nagdadagdag po sila ng mga kaisipan. Kaisipan, niligyan na ng titulo yung hayop Antikristo. Naligaw na po doon. Ngayon, ito pong hayop na ito, ito po ay mga emperor nung una siglo. Hayop po, mga hayop po, mga pag-uugali nila. Kaya po ito, binanggit ni Juan to, yung salitang hayop, upang huwag ma-detect ng Roman Empire kung sino tinutukoy nila. Pastor, sapagkat kung yun kanya pong tutukuyin kung sino, baka po maging problema ng mga Kristiyano sapagkat sila nga po ay nasa ilalim ng pag-uusig. Hindi lang ng mga Udyo, kundi ng Roman Empire. Sila po ang pagpapapuntungan ng galit ng isa pong kilala nating emperador na walang iba kundi si Emperador Nero, Cesar Nero, na ayon sa mga Bible scholar, itong aklat ni San Juan na sulat nung panahon ng pag-aari ni Nero. Kaya yung pong hayop na yan, hindi po yung Antikristo, kundi yan po ay isang emperador ng Roma. Yan pong ating yung sila po yung nagpapasamba. Ayon po kasi sa kasaysayan, Pastor, ito pong emperor na ito, kaya pala ito pinaguriang hayop kasi ang kanyang asal yun. Ang kanyang pagkatao ay asal hayop. Yun nga po, Pastor. At nabasa ko doon sa kasaysayan, Pastor, na yun daw pong ikinukulong ng mga bihag nila, babae man o lalaki, bago niya pagsamantalahan, papasok siya sa bilangguan at nakamaskarang hayop. Pagkatapos, pagsasamantalahan niya, lalaki man at babae. Yun. Kaya kinapitan siya ng hayop. Hindi na maaari sabihin, ang pangalan niya, babanggitin at nako, ito si Emperor Nero, medyo ang utak po nito, kakaiba. Kaya po, ganyan, marahil lang ginawa, hindi niya po letra for letra binagit ang pangalan. Kundi ang binagit niya po, pinalitan niya ng hayop. Ang ginawa naman ito si Alice, Antikristo po. At yun ang pinandayan niya sa mga tao. Napatunayan natin na wala pong salitang Antikristo sa aklat ng Apokalipsis. At sinabi ko sa inyo, consult your concordance. No, kung natatandaan nyo, letter N ang concordance nyo. Wala may isa salitang Antikristo sa aklat ng Apokalipsis. Yan po ang katunayan. Ngayon,
Dahil nga sa mga kaluluwa na nasa langit ang nakita ni San Apostol Juan sa pangitain. Pangitain po ito eh, mga kapatid. Pangitain po ni San Juan ito. At hindi mga katawan, ay isang pagkapatunay na ang panahong ito hindi naganap. Ang panahong ito ay naganap bago pa yung sinasabi nilang pagdagit na kusaan ang mga patay na Kristiyano, mga bubuhay, at yun ang bubuhay ay gawing kasama nila. Oh, na magiging maluwalhati. Hindi po, sapagkat ito po yung mga kaluluwa. Mga kaluluwa po to, yan po lagi nating bibigyan ng diin. Mga kaluluwa po to. Hindi po to kaluluwa magkakaroon ng katawang maluwalhati. Wala pong binabanggit. Yan po ay pagdaragdag na. Ngayon, sa buong bagong tipan, ang salitang kaluluwa, ito po, hindi alam po to ng iba. Meron akong pastor. Isang pastor, hindi ko nababanggitin ang pangalan. Pakaso. Pastor, pati yan. May ganun pala. Bay ka ko. Ano kala mo sa amin? Sa buong bagong tipan po, ang salitang kaluluwa, ito po mga kapatid na nakipag-aralan. Kapag tumutukoy kinakapit sa mismong tao, kung meron pong tinatawag na medical term, meron pong biblical term, may pastor. Oo. Ang tao po, katulad natin, tinatawag sa Biblia na kaluluwa. Eh. Hmm. Ayuan niya yung humayo at makapagligtas tayo ng mga kaluluwa. Kinakabit natin yung terminology ng kaluluwa sa isang taong buhay. Ngayon, sa bagong tipan po, sa buong bagong tipan, kapag tumutukoy, kinakapit sa mismong tao, itong salitang kaluluwa, palagi po ito may binabanggit na bilang. Yun ang may bilang po ito. Narito po ang katunayan. Tingnan, pastor. Tingnan. Gawa, Kapitulo 2, talatang 41. Yaon ngang nagsitanggap ng kanyang salita ay nangabautismuhan at nangagparagdag o nangaparagdag sa kanila ng araw na yaon ang may 3,000 kaluluwa. Tinyan nyo. Hindi po yung kaluluwa niya, yung inner man. Hindi po inner man niya po ito. Pagkataon loob na sinasabi, binabanggit ni Pablo, kundi yan po yung mismong tao. Pero ano po, ginamit na salita? 3,000 kaluluwa. Hindi po yung kaluluwang panloob ng tao, yung inner man, di po. Nakatulad na binabanggit dito sa Apokalipsis Kapitulo 20, ang talata 4. At ito po, sumusunod na talata, pero sa Tagalog po, hindi po sola nakalagay. Sa King James Version, Pastor. Sa King James Version, English, sir po nakalagay sa Acts 7:14. Pero sa Tagalog dito, Tagalog ho eh. Tagalog ang nakalagay. Pero sa English Version po, Saul ang nakalagay. Basahin nga natin sa Tagalog, Pastor. At nagsugo si Jose at pinaparoon sa kanya si Jacob na kanyang ama. At ang lahat niyang kamag-anakan na 75 tao. Limang tao. Pero sa English po, ay soul ang ginamit. Sa English. Yan po'y tao na buhay. Pero ginamitan ng terminology na soul. Ang ikatlong po talata natin ay Gawa 27, ang talata 37. Yan. At kaming lahat na nanga sa daong ay 276 na kaluluwa. Sinyo? May bilang po eh. Tao po yan. Di naman po yan yung inner man. Sasabi ni Pablo na nasa loob ng ating katawan. Kaluluwa po. Kinamita ng kaluluwa, salitang kaluluwa, yung tao. At dito po sa 1 Pedro, Kapitulo 3, 20, yung po naligtas doon sa daong nakasama ni Niwe. Ano po ang pagkasabi? Na nang unang panahon ay mga suwail na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Niwe samantalang inihahanda ang daong na nasa loob nito'y kakaunti. Sa makatuwid ay walang kaluluwa walo, ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. Walo.
Oh, eh yung anak ni Noah, tatlo, at saka ay manugang, tatlo, anim na yung sila asawa. Mag-asawa. Silang mag-asawa, kaya walo lang. Pero ang bangit po, walong kaluluwa. Oh. Pero mga tao po sila na buhay. Ngayon, sa bahagi pong ito, balikan po natin na 20, talatang 4 ng Apokalipsis, wala pong binanggit na ganun na may bilang. Sabi lang, mga kaluluwa. Maliwanag sila yung mga kaluluwa na hiwalay sa katawan. O sa English, disembodied soul. Wala pong kaluluwa, wala pong katawan to, kaluluwa po talaga to. Eh, ba't naman nakita ito ni Juan? Eh, kung po ito eh, vision eh. Pastor, oh. Nakita niya sa pangitain. Oh. Kaya po ganyan, kaya niya nakita, pangitain. Ngayon, ang pagkabuhay po ng mga kaluluwa, ng mga martir ni Kristo, sa Apokalipsis 24, ay sinasabing ito ang unang pagkabuhay na mag-uli. Oh. Ngayon ito, Pastor, ha? Dahil po sa salitang unang pagkabuhay na muli, nakaroon po ng kaisipan ang dispensational na mayroon pong ikalawang resurrection eh. Oo. Yun po. Dahil ito daw po, oh, ang una. Kaya may pangalawa. At ang pangalawa ay yung pong sinasabi nila na pagkatapos ng 1,000 taon na separated. Kaya, kumbaga separated. Sa langunang pagkabuhay, yung magra-rapture. Oo. Oh, oh. Pagkatapos, ang ikalawa, yung sa weekend, pagka, sa after 1,000 years. Oh. Mamaya-maya, mababanggit ko dito, Pastor. Ngayon. Sapagkat po sinabi dito, eh, ito ang unang pagkabuhay na magmuli. Ito, liwanagin po natin. Ano po yan? Meron pong comment, Pastor, eh, para may liwanagan, although hindi nakaugnay dito sa pinag-uusapan nun natin ito eh, sabi niya, hindi po ba, Pastor, na inner soul pa rin ang naliligtas kahit na sila ay buhay pa? So, ibang usapan po yan, sa ibang usapan, sa kaligtasan po yan. Ang tinutukoy po ni Pastor dito ay yung mga kaluluwa na nasa ilalim ng altar, na siyang nakasamang naghari ng ating Panginoong Hesukristo sa 1,000 taon. So, hindi po natin pinag-uusapan yung kaligtasan. So, ibang usapan po yung sinasabi nyo na inner man, no? Yung inner soul, inner man. So, ibang usapan po yan kung pag-uusapan natin ay ang kaligtasan. So, sa ibang araw po natin siguro pag-uusapan yan para hindi po tayo malihi sa ating pong pinag-uusapan. Pero maganda po yan. At least nakikita po namin na sumusubaybay po kayo. So ang pinag-uusapan po natin, hindi po yung kaluluwa na ililigtas, kundi yung kaluluwa na pinag-uusapan natin sa Apokalipsis ay yung pong mga kaluluwang pinugutan ng ulo. Oh, yeah, ang ating po nililiwanag dito, kung anong uri ng pagkabuhay yun. Oh, yan pong ating tinatalakay dito. Mamaya, maunawaan niyo po. Sapagkat, kumbaga sa panunod ng pelikula, eh, hindi nyo kaagad maunawaan. Hanggat hindi nyo muna tinatapos. Eh, nagsisimula pa lang po kami eh. Ngayon, kaya po namin tinalakay ito, natalakay namin yung kaharian ay ang iglesia, at kailangan paliwanag namin ito, itong ano po bang uni ng pagkabuhay ito. Pagka hindi po namin ito na ipaliwanag, ay hindi po kumpleto ang pag-aaral natin. Kaya po, amin pong itinuloy ito. Ngayon, ito po'y kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo. In-specify po dito kung sino to. Ito po ay hindi mga kaluluwa ngayon ng tao, na nasa loob ng tao. Hindi po. Ito po ay kaluluwa ng mga martir nung unang siglo. Kung kayo po'y nakikinig. Tara, unawain po natin. Kaya nga po, pinapag-aralan natin kung ano pong uri ng pagkabuhay. At ito po, maunawaan nyo mamaya. Pinapakita po dito kasi ng ating aralin na yung pong kaluluwa na tinutukoy dito sa Apokalipsis Kabanatang 20,
ito po yung mga tunay na kaluluwa. Mm-hmm. Hindi po katulad nung sinasabing binasa naming mga talata kanina na, may bilang. Na yung po ay ibig sabihin kaluluwang nabubuhay sa physical. Pero ang tawag sa kanila kaluluwa, pero physically buhay sila, meron silang laman. Pero ito pong tinatalakay natin dito sa Apokalipsis 20, wala na po silang physical, kundi kaluluwa dahil sila po'y napugutan na ng ulo. At sila po'y humihingi ng katarungan sa ating Panginoon, kailan mo kami paghihiganti, parang ganyan po ang ibig nila sabihin dyan. So wala pong kinalaman yung inner man dito. So gusto lang natin linawin na ito pong mga kaluluwang ito ay yung mga pinugutan ng ulo, para maintindihan po natin. Para maintindihan po natin, ang sinasabi ng Kapitulo 20 ng Apokalipsis, talatang 4 hanggang talatang 5. Tuloy po natin. Kaya ang magiging katanungan po natin ay ito. Anong uri ng pagkabuhay na magmuli ito? Kung ito po ay kaluluwa. Sa mga katuwid, ito po ay hindi po ito spiritual resurrection. Nakatulad po, oh, ito, nababanggit yun na tuloy, Pastor, ngayon, hindi ko sinama dito. Oo. Ang spiritual resurrection po, kapatid, ay nung tayo sumampalataya. Yung po ang spiritual resurrection na binabanggit doon sa Juan Kapitulo 5, ang talata ay 24 hanggang 25, na ganito po ang sinabi ng Panginoon sa Kristo. Pakinggan nyo. Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking mga salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya mapapasok sa paghatol. Lumipat na siya sa kabuhayan mula sa kamatayan. Yun pong spiritual. Yun pong spiritual resurrection. Buhay ka pang physical. Pero namatay sa iyo yung relationship with God mo. Ngayon, pag sumampalataya kay Kristo, nare-restore na muli ang life na yon. Nare-restore na muli at napapalipat ka sa buhay mula sa kamatayan o separation from God. Yun po ang spiritual resurrection. Ngayon, ito po naman physical, ito po isa pagdating ng Panginoon. Sa second coming na natalakay natin, na yun po nangamatay kay Kristo, mabubuhay na magmuli. Magkakaroon po sila ng yung mga nangamatay na at nauwi na sa alabok, muli pong silang mga bubuhay na magmuli physically. Yun po ang physical resurrection. Magagana po yun sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Kristo na ating tinalakayan sa unang Tesalonica Kapitulo 4, Pastor. Uh-huh. At doon sa unang Korinto Kapitulo 15. Pero ito pong 20, hindi po ito spiritual. Mm-hmm. Hindi din po ito physical. Sapagat mga kaluluwa po ito, wala po itong katawan. Hindi po ito spiritual, hindi din ito physical. At mamaya, maunawaan nyo na hindi ito maaari maging physical. Oo, spiritual. Tuloy po natin. Ang pagkabuhay na magmuli ng Kapitulo 20, talatang 4-5, isang figurative. Oh, ito po. Kaya nakalagay dito sa titulo ng ating pag-aaral ay ganito. Sa ating title ng ating pag-aaral, Pastor. Oo. Ano po yung title ng ating... Ang unang pagkabuhay na magmuli, ito po ba ay spiritual, physical, o figurative? Ayun, dumako na po tayo. Ang pagkabuhay na magmuli ng Kapitulo 24 hanggang 5, isang figurative na pagkabuhay. Sapagkat ang Apokalipsis po, hindi po ito siniulat na literal. Balikan po natin, signified po ito. Signified by an angel to John. Sana tingnan muli yun, Pastor, yung Apokalipsis Kapitulo 1. Ang Apokalipsis na Jesucristo na binigyan ng Diyos sa kanya upang ipahayag sa kanyang mga lipin sa makatid, mga bagay na mangyayaring madali, kanyang pinadala at pinaalam sa magitan ng kanyang anghel sa kanyang alipin na si Juan. Sa English po, binanggit dito na signified. Symbolical po to at figurative.
Mga tanda po, ang sino ito, may mga tanda na ibinigay. So, figurative po, ang ibig mo sabihin ng figurative ay tinignan ko sa English Tagalog Dictionary. Meron po tayong English Tagalog, Pastor. Ang nakalagay po, isang pagsasalarawan. Inilalarawan lamang dito ni Juan. Itong unang pagkabuhay na ito na maguli ng mga kaluluwa. Iba po ito sa spiritual resurrection, iba din ito sa physical resurrection na naipaliwanag ko na po sa inyo. Kani-kanina lang. So ito po ay figurative o pagsasalarawan. Napaaga yung pastor yung comment eh. Oo. Yan, hindi mo na. Ito, tinyan niya. Mamaya mas maintindihan. Pakinggan niyo po ito. Ito po ay pagsasalarawan. Ang katangian po nito ay tulad sa binabanggit ni Propeta Ezekiel. Pakinggan po ninyo. Masahin po natin. At mahaba-haba ito. Ito po. Ang kamay ng Panginoon ay suma sa akin at kaniyang dinala ako sa Espiritu ng Panginoon at inilagay niya ako sa gitna ng libis at yaoy puno ng mga buto. At pinaraan niya ako sa tabi ng mga yaon sa palibot. At narito, may totoong marami sa luwal at na libis at narito mga totoong tuyo. At kanyang sinabi sa akin, anak ng tao, maaari bagang mabuhay ang mga butong ito? At ako'y sumagot, O Panginoong Diyos, ikaw ang nakakaalam. Muling sinabi niya sa akin, manghula ka sa mga butong ito at sabihin mo sa kanila, O kayong mga tuyong buto, inyong pakinggan ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon, Panginoong Diyos sa mga butong ito, narito, aking papapasukin ang hinga sa inyo at kayo'y mga bubuhay. At lalagyan ko kayo ng mga litid at babalutin ko kayo ng laman at tatakpan ko kayo ng balat at lalagyan ko kayo ng hininga at kayo'y mga bubuhay at inyong malalaman na ako ang Panginoon. Sa gayoy nang hula ako ng gaya ng iniutos sa akin at habang ako'y nanguhula, may naghinugong at narito isang lindol at ang mga buto ay nangagkalapit buto sa kanyang buto. At ako'y tumingin at narito, may mga litid sa mga yaon at laman ay lumitaw sa mga yaon at ang balat ay tumakip sa mga yaon sa ibabaw. Ngunit walang hininga sa kanila. Nang magkagayoy sinabi niya sa akin, manghula ka sa hangin. No? Manghula ka sa hangin. Manghula ka, anak ng tao, at sabihin mo sa hangin, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, manggaling ka sa apat na hangin o hininga at umihip ka sa mga patay na ito upang sila'y mga buhay. Sa gayoy ng hula ako ng gaya ng iniutos niya sa akin at ang hininga ay pumasok sa kanila at sila'y nangabuhay at nagsitayo ng kanilang mga paa isang totoong malaking pulutong. Nang magkagayoy sinabi niya sa akin, anak ng tao, ang mga butong ito ay ang buong sangbahayan ni Israel. Narito, kanilang sinasabi ang ating mga buto ay natuyo at ang ating pag-asa ay nawala. Tayo'y lubos na nangahiwalay. Kaya't manghula ka at sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito, aking bubuksan ang iyong mga libingan at aking pasasampahin kayo mula sa inyong mga libingan. O bayan ko, at aking dadalhin kayo sa lupain ng Israel. At inyong malalaman na ako ang Panginoon pagka aking binuksan ang inyong libingan at aking pinasampa kayo sa mula
sa inyong mga libingan o bayan ko. At aking ilalagay ang aking espiritu sa inyo. At kayo'y mga bubuhay at aking ilalagay kayo sa inyong sariling lupain at inyong mga lalaman na akong Panginoon ang nagsalita at nagsagawa, sabi ng Panginoon. Napakaliwanag po ang sinasabi dito. Ito ba'y patungkol sa pagkabihag ng Israel? Ang Israel po nabihag. Oh? Nabihag po sila sa Babylonia. Ito'y paglalarawan po ng kakaibang pagkabuhay. Kasi po, ang pag-aalis sa Israel mula sa lupain ng kanilang pagkabihag at pagsasauli sa kanilang sariling lupain, tinatawag po ito sa Biblia na pagkabuhay na maguli. Oh, sinabi ng Diyos niya, pansinin niyo, sa talatang 12, sa talatang 12 po hanggang 13, kaya't manghula ka, sabi mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, narito aking bubuksan ang inyong mga libingan. Oh, at aking pasasampahin kayo mula sa inyong mga libingan. Oh, dito po makita natin, figurative na, inilarawan na ang bansang Israel, nung sila nando sa pagkalipin ng ibang bansa, sila po'y parang patay na nakalibing, Pastor. Mm-hmm. Patay po sila, nakalibing. Oh. Bubuksan daw ng Panginoon. Pero ito po'y mga buhay na tao. Mga buhay na tao po ito. Inilalarawan lamang ang kala sitwasyon, Pastor, ang kala na kalalagayan. Sabi niya eh, hayaan ninyong ilibing ng mga patay ang kanilang patay. Oh. Ang sinasabi doon, ililibing, yung tunay na patay. Oo. At ang maglilibing naman, yung buhay, pero patay sa kasalanan. Oo. Yun ang binabanggit doon. Pinipigure lang man po. Ngayon, ilalarawan kung ano sitwasyon. Ganito din po dito. At aking ilalagay ang aking espiritu sa inyo. At kayo'y mga bubuhay. At aking ilalagay kayo sa inyong sarili lupain. At inyong malalaman na ako ang Panginoon ang nagsalita at nagsagawa, sabi ng Panginoon. Ito po, sinabi ng Diyos, narito aking bubuksan ang inyong libingan. Aking pasasampahin kayo mula sa inyong libingan o bayan ko. At aking dadaling kayo sa lupain ng Israel. Inyong malalaman ako ang Panginoon at aking pagka aking binuksan ang inyong libingan at aking pinasampa kayo mula sa inyong libingan o bayan ko. O, sa mga dito po ay pagkabuhay na o pagkalaya, paglaya sa kanilang pagkaalipin sa lupain kanila sila ay inalipin. Ibabalik na muli sila sa Israel. Aalisin sila sa libingan ng pagkaalipin, Pastor. Ito po. Ang binanggit nito ng Propeta Ezekiel, ito po ay pagkabuhay na figurative. Yan po ang dapat ninyong sanang maunawaan, mga sama namin sa pag-aaral nito. Ezekiel 37, 1-14, ito po ay figurative resurrection. Inilalarawan na ang bansang Israel, naging alipin doon sa bansa. Bansang umalipin sa kanila at sila po ay pinalaya ng Panginoon doon. Ang sabi po ay libingan yung pagiging alipin nila. Mga patay na patay sila sa kalalagayan nila na naandun, nakalibing. Alipin po sila ng bansang umalipin sa kanila o nakadaig sa kanila. Yan po ay figurative na pagkabuhay na magmuli. Nilalarawan. Kailan pong gumamit tayo ng mga ganyang pangyari, Pastor, para maunawaan natin. Oo. Pangalawa, si Propeta Isaiah, meron din pong binabanggit sa Isaiah, Kapitulo 26, talatang 13 hanggang 19. O Panginoon naming Diyos, ang ibang mga Panginoon bukod sa iyo ay nagtaglay ng pagkapanginoon sa amin. Ngunit ikaw lamang ang babanggitin namin sa pangalan. Sila'y patay, sila'y hindi mabubuhay, sila'y namatay, sila'y hindi babangon, kaya't iyong dinalaw at sinira sila, at pinawi mo ang lahat na alaala sa kanila.
Iyong pinarami ang bansa, o Panginoon. Iyong pinarami ang bansa, ikaw ay nagpapakaluwalhati. Nagpakaluwalhati. Iyong pinalaki ang lahat na nahangganan ng lupain. Panginoon, sa kabagabagan ay dinalaw kanila. Sila'y nangagbugso ng dalangin nang pinarurusahan mo sila. Gaya ng babae na nagdadalang tao na lumalapit ang panahon ng kanyang panganganak ay nasa hirap at tumihiyaw sa kanyang pagdaramdam. Naging gayon kami sa harap mo, o Panginoon. Kami ay nagdadalang tao. Kami ay nalagay sa pagdaramdam. Kami ay tila nanganganak ng hangin. Kami ay hindi nagsigawa ng anumang kagalingan sa lupa o nabuwal man ang mga nananahan sa sanglibutan. Ang iyong mga patay ay mga bubuhay. Ang aking patay na katawan ay babangon. Magsigising at magsiya. Si awit kayong nagsisitahan sa alabok sapagkat ang iyong hamog ay gaya ng hamog ng mga adamo at iluluwa ng lupa ang mga patay. Ngayon, ang impormasyon po dito, mga kapatid, kasama sa nagsisipag-aral, ay patungkol po sa masamang Panginoon na matatagpuan na namumuno. Meron po masasamang Panginoon na namumuno sa mga inaaping mga tao ng Diyos. Sila po ang namamanginoon, ang nakakadumi na sa mga tao ng Diyos. Sinabi ni Isaias na sila'y patay at hindi mabubuhay. Sino po? Itong mga namamanginoon. Patay na daw po at hindi na mabubuhay. Ngayon, hindi po ibig sabihin na sila hindi mabubuhay mula sa mga patay. Wala pong binabanggit dito na hindi sila mabubuhay sa mga patay. May pagkabuhay po kasi ng mga patay sa huling araw. Hindi po ganun ang binabanggit dito. Sabi, sila'y patay at hindi mabubuhay. Bakit po na hindi ito tumutukoy sa pagkabuhay na muli sa huling araw? Kung yan po kahulugan, hindi sila makakaroon ng bagi sa pagkabuhay na muli. At ang pangunahing katotohan ng patungkol dito ay may tatatwa o madidenied na mayroon pong body resurrection. Yung po sinabi dito na sila'y patay at hindi mabubuhay. Ang tunay na kahulugan po nito, ang kanilang pamamanginoon ay ibabaksak na po. Babaksak na po sila. At ang pangaapi sa mga tao ay tapos na. Yun po ibig sabihin. Ang kanilang pangaapi sa mga tao ng Diyos, the end na. Patay na po sila. Hindi na sila mabubuhay. O hindi na mag-exist yung kanilang pangaapi. Yun po ibig sabihin nito. Palalayain na sila. Malaya na sila. Sila'y patay na bilang masamang Panginoon. Hindi na sila mabubuhay. Yung po ibig sabihin nito. Ibig sabihin, ang kanilang pag-aari o pamamanginoon na hindi mabuti, masamang pamamanginoon, ay hindi na iiral pa. Yung po ibig sabihin nito. Figurative po ito eh. Pagsasalarawan. Katulad din nung nangyari doon sa sinasabi ni Propeta Ezekiel na sila ay nalipin doon sa isang ibang bansa ng mga hintil, ang mga anak ng Diyos at sila'y pinalaya doon. Ibinangon sila sa kanilang libingan. Pinabalik na muli sila sa Israel. Yun po'y paglalarawan ng pagkabuhay mula sa pagkaalipin ng bansang Israel. Sana po naunawaan nyo. Kasi kung di po namin ito papaliwanag, ito nangyari ito sa aklat na binabanggit ni Propeta Ezekiel, Propeta Isaias, ay mahirap po kayong unawain kung ano itong unang pagkabuhay na magbuli. Ito po yung mga kaluluwa. Hindi naman itong maaaring maging spiritual. Nakatulad ng naipaliwanag ko na sa inyo, kanina lang, hindi maaaring ito maging physical, sapagkat ang physical resurrection po ay sa second coming magaganap. Eh ito po ito, ito sa unang pagparito pa ng Panginoon eh. Oh. Naganap po ito sa unang iglesia. Itong mga kaluluwang pinapuputulo ng ulo, ito ay nakaraan na.
So, ang tunay na kahulugan ay yung nga po, ang Panginoon, ang kanilang pamamanginoon ay hindi na iral pa. Sa mga katwid po, ito po mga inapin ng tao ng Diyos, mga inapin, sabi ng propeta, ang iyong mga patay ay mga bubuhay. Ibig sabihin, yung mga inalipin, basta na masamang Panginoon ito, bubuhay sila. Ibig sabihin, laya na sila. Malaya na. Malaya na po sila. At yung umalipin sa kanila, ay hindi na iiral pa. Wala na. Patay na po yung mga yun. Hindi na po yung mga maaaring mapipa sa kanila. Ayan po ang sinasabi dito ni Propeta Isaias. Patungkol po doon sa mga inapin tao, sabi ng propeta, ngayong mga patay, mga bubuhay. Pero yung umalipin sa kanila, hindi na po mabubuhay yun. Patay na po yun. Ibig sabihin, wala nang aape sa kanila. Ngayon, ating pumbalikan. Ang Israel na nasa pagkabiyag, nung pong ang Israel nasa pagkabiyag, sila po ay patay, bagamat buhay. Yun po dapat nating maunawaan. Nung Israel po nasa pagkabiyag, binihag po sila ng mga bansang intil eh. Sila ay naging biyag sa Babylonia. Sila ay naging biyag sa Egypto. Doon sa kanilang pagkabiyag, sila po ay patay, bagamat buhay. Subalit sila ay mabubuhay at babangon. Mga nakikinig, nakasama namin. Ang kanilang paglabas sa libingan ng pagkabiyag ay kumakatawan sa pagkabuhay. Yung pag-alis nila doon sa libingan ng pagkabiyag, yung ay pagkabuhay nila, isang figurative na pagkabuhay, pagsasalarawan ng uri ng kanilang pagkabuhay na maguli. Figurative po yan, pagsasalarawan. Yung pagsasalarawan to ni Propeta Isaias. Ngayon, tandaan po natin, kahalintulad yan ang uri ng pagkabuhay na magmuli na inilalarawan po sa Apokalipsis Kapitulo 20. Kalarawan po yan. Katulad yan, ang uri ng pagkabuhay na nilalarawan sa Apokalipsis Kapitulo 20. Tingnan nyo, ang isa po ay pagsasalarawan ng pinag-usig na Israel sa matandang tipan. Yan po, pag-usig sa Israel sa matandang tipan. At ang pangalawa, pagsasalarawan din ng pinag-uusig na iglesia sa bagong tipan. Lord, yan po. Nung unang siglo, yan po ang kalarawan nung nangyari sa Israel nung matandang tipan. Ito po, itong mga unang Kristiyano na pinag-usig at pinagpapatay, kalarawan po noon nung mga tao ng Diyos ng Israel na matandang tipan. Hindi po mahirap punawain at inuulit-ulit namin. Iglesia sa bagong tipan ng unang siglo sa ilalim ng Imperyong Romano. Pareho po ang prinsipyo. Ngayon, yun po, Pastor, yung Imperyong Romano na nag-persecute sa mga Kristiyano din eh. Talagang marami din pinapatay yan eh. Wala na, Pastor. Wala na po yung Imperyong Roma. Wala na po natapos sila. Natapos na din yung kanilang ginagawang... Tinapos na rin ng Panginoon. Tinapos na din ng Panginoon yung kanil. Nakalaya na din po mga Kristiyano. Para rin po yung pangyayari sa bansa natin. Nung una, nabihag tayo ng mga Espanyol. Pagkatapos pumalit ang mga Amerikano. Pagkatapos pumalit ang mga Hapon. Tapos napalaya na tayo. Wala na. Hanggang ngayon, hindi na tayo bihag. Hindi na tayo. Lumaya na tayo doon. Ayun eh, masasabi natin figurative din eh. Oo. Figurative na pagkabuhay. Nabuhay tayo doon sa pagkamatay natin tayo. Inalipin ng iba't ibang bansa nga na yan. Ngayon, yan tayo'y naalipin ng sarili ho nating ano eh.
ng sarili ng mga kaganapan sa ating bansa, hindi na ibang bansa. O, halimbawa, halipin ng pagka ng mga pagka ano sa droga. Naaalipin ng mga Pilipino sa mga droga. Maaari tayong gumamit na ibang mga ilustrasyon, pero ito pong pastor itong ating binanggit na si Propeta Ezekiel, si Propeta Isaias, ito talagang paglalarawan. Ano yan, paglalarawan. Paglalarawan ng pagkabuhay na magmuli, sapagkat yung umalipin sa kanila, ay wala na. Hindi, tsaka kasi pagkabihag ka, walang kabuhay-buhay ang buhay mo. Pag ikay pinalaya doon, yun ito. Nagkakabuhay. Yun ay, nabubuhay ka ng muli. Oo. Ikay buhay na patay eh. Sip mong alipin ka ng apakatagal kayo nalipin. Nung inalis ka ng Panginoon, sa libingan ng pagkalipin, yan po yung tinatawag sa Biblia na pagkabuhay na maguli. Mm-hmm. At figurative po yun. Sana po naunawa ng ating mga kasama sa pag-aaral nito. Ito po ay katlo. Ito, medyo madali nyo maunawaan. Si Apostol Pablo, ang binanggit patungkol sa muling pagkabuhay ng Israel. Tingnan nyo. Dito po sa aklat ng Roma, kapitulo 11, talatang 15, ganito po ang ating mababasa. Sapagkat kung ang pagkatakwil sa kanila ay siyang pakikipagkasundo ng sanlibutan, ano kaya ang pagtanggap sa kanila kundi buhay mula sa mga patay? Sa harap po ng Diyos, ang Israel po'y patay eh. Nung tanggapin po sila, mula doon sa pagiging patay nila eh. Tungo sa buhay. Kaya yung pagiging patay ng Israel, tinanggap sila ng Diyos, ay buhay mula sa patay. Yun po naging kalagayan ng bansang Israel. Ito, binanggit ni Pablo. Ang mga Udyo ay nahikayat kay Kristo sa magitan ng Ebanghelyo. Nangabuhay pula sila mula sa patay. Ito, bansa po to. Bansang Israel. Hindi po to specific na tao na binabanggit ko doon sa Juan Kapitulo 5, Pastor. Uh-huh. 24, 20 na lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Iba po to. Bansang Israel po to eh. Kaya po ito, figurative din. Ito po isa pang halimbawa ng figurative na pagkabuhay na magbuli mula sa pagiging patay nila nung sila ma-convert sa Christianity. Sila po ay nabuhay mula sa mga patay. Buhay mula sa mga patay. Yan po ang binanggit ni Apostol Pablo. Ngayon, tuloy po natin. Na makita po ni Apostol Juan ang mga kaluluwa ng mga martir na pinatay dahil sa salita ng Diyos, dahil sa patotoong sumama sa kanila, na nasa ilalim ng altar. Nakita po niya. Ito, ulitin-ulit natin, Apostol. Natalakay na natin ito na nakaraan eh. Nakita niyo po itong mga kaluluwa na ito na pinatay, nando sa ilalim ng altar. Ngayon, pagkatapos nito, nakita sila na sa mga luklukan na. So, oho. Nasa luklukan na sila sa Kapitulo 20. Ito pong Kapitulo 6, 9-10, ay nakita ni Juan, nando na sa mga luklukan, 24. Sa pangitain nakita niya. So, ito po'y pangitain ng pagkatagumpay. Ibig sabihin, yung mga nando na sigawan na sigawan, kailan sila gaganti. Maghintay pa daw ng ating panahon. Tapos nakita ni, pagkatapos ito, nakita niya, nando na sa mga luklukan na. Na-elevet na po sila. Naalis na sila doon sa kanilang depression. Naiyangat na. Nandoon, naiyangat na po sila. Ngayon, ito po'y pangatayin ng pagtatagumpay. Ang paglilipat po ng kaluluwa sa ilalim ng altar at itinaas tungo sa luklukan ay tinatawag na pagkabuhay na magmuli. Ito po ang tinatawag. Oo. Kasulad ng pag-aalis sa mga tao ng Diyos mula sa pagkabiyag sa Babylonia ay pagbubukas ng libingan para silang nasa libingan na nagatid sa kanila upang mabuhay ay isang figurative death at figurative resurrection. Ganun din po ito, Pastor. Yung Apokalipsis 6:9 at ang Apokalipsis 24 ay figurative resurrection po ito. Kaya sinawag po itong kanilang pagkabuhay, pagluklok, paghari, ito po tinatawag na unang pagkabuhay
na magmuli. Mm-hmm. Unang pagkabuhay na magmuli, ito po ang sinasabi. Ngayon, para po natin maunawaan na ito po'y pangitain ng pagtatagumpay ng mga Kristiyanong kinag-uusig at maribagan sila na bigo. Pero pansinin niyo, sabi ng Panginoon, gaya ko naman na nagtagumpay. Ay, ang Panginoon po'y namatay. Oo. Namatay po siya, pero siya po'y nagtagumpay. Sabi niya, ito po, nangamatay din po ito eh. Pero sabi, sila po'y naandun eh. Kaya ito po'y pangitain ng pagtatagumpay. Ngayon, ito po, Pastor. Idagdag natin sa ating outline. Hindi na kasama. Ang katangian ng pagkabuhay na magmuling ito. May katangian ito, Pastor. Ito. Ang paghahambing ng dalawang magkaugnay na talata ang maghahayag ng katangian nito. Ito pong pagkabuhay ng mga kaluluwang ito. Sa panguna pong pagsasalarawan ng mga pag-uusig na naunang mga Kristiyano, yung paglarawan po ng mga unang pag-uusig, nasa panahon po sila ng pag-uusig eh. Itong iglesia, ng unang siglo. Pinahayag ni Apostol Juan sa 2:11 ang ganito. Ang magtagumpay, hindi parurusahan ang ikalawang kamatayan. Basahin natin, Pastor, ang buong talata. Ito po ay karagdagan na pagpapaliwanag. Kung anong uri po o katangian ang pagkabuhay na muling ito. Dito po sa 2:11, sa pagsisimula pa lang ng pagsasalarawan ng mga pag-uusig. Ito po. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay hindi parurusahan ng ikalawang kamatayan. Dito po, binanggit, Pastor, yung magtatagumpay sa mga pag-uusig. Oo. Eh, hindi po daw. Walang kapangyarihan daw ikalawang, ang magtagumpay hindi parurusahan ng ikalawang kamatayan. Subalit dito po sa Kapitulo 20, talatang 6 po, basahin po natin, ganito po sinabi. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na magmuli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. Doon sa unang pagkabuhay na magmuli, wala doon kapangyarihan doon. Ang unang kamatayan. Ang ikalawang kamatayan, walang kapangyarihan. Dito naman sa 2:11, ang magtagumpay. Ngayon, sa mga tuwid po, mga kapatid, ay nakikinig. Ang may bahagi sa unang pagkabuhay na magmuli, exempted sa second death. Yung kasama sa pagkabuhay na magmuli. At ang magtagumpay sa pag-uusig, exempted sa second death. Pareho pong prinsipyo. Ano ibig sabihin nito? Kapag ikay nagtagumpay, kabilang ka sa unang pagkabuhay na magmuli. Yan po ang ibig sabihin niyan. Nagtagumpay ka na. Yan po ang ibig sabihin ng unang pagkabuhay na magmuli, ito po ay vision of triumph o victory. Sila po ay mananagumpay at nagumpay sa pamagitan ng Panginoong Yeso Kristo. Ito po itong mga kaluluwa ito, nagtagumpay po sila. Kung paano po ang Panginoong Yeso Kristo ay nagtagumpay? Ang Panginoong Yeso Kristo po ay pinatay din eh. Pero sinasabi niya siya nagtagumpay. Sa 3:21, katulad ko naman nagtagumpay. Umupong kasama sa luklukan ng aking ama. Ayun daw ang magtatagumpay dahil kasama niya, mag-aaring kasama niya. Ibig sabihin po, ang binabanggit dito, pagtatagumpay po. Kaya, yung pong unang pagkabuhay na magmuli, exempted sa second death. At yung pong ang magtagumpay sa pag-uusig, exempted sa second death. Pareho po ang sinasabi. Para sa kabatiran po ng mga ating katalakayan, ano po ba ang second death? Yung tinutukoy na second death. Ito po, Pastor, palabas ay binanggit na unang pagkabuhay. Ay yung second death sa kanila, yung kung ikalawang pagkabuhay sa kanila, yung pagkabuhay ng mga wicked. Uh-huh. Iba pa yung second death. Ang second death po, yung unang pagkamatay natin sa kasalanan. Uh-huh. Ang second death po, yung
Walang kahatulan. Walang hanggang pagkahiwalay na. Oo, kahatulan na yan. Kahatulan na. Oo, kahatulan na po. Yun ang second death. Damnation yung na. Yung unang pagkamatay natin, yung sa kasalanan, Pastor. Oo. Na kapag tayo nabuhay, ang tawag doon na spiritual. Mm-hmm. Yung binanggit ko kanina. Eh, ito po, hindi po ito spiritual. Sapagkat ito'y kaluluwa. Wala po katawan to. Ito po ay mga kaluluwa ng mga pinatay. Hindi po ito mga taong buhay na nagkasala at napahiwalay sa Diyos. Yun ang unang, yun ang pero sa ano, death, Pastor. Oo. Spiritual. Ang second death, yung mahiwalay ka na sa Diyos, hindi ka na marirestore pa. Oo. So, walang hanggang na pagkahiwalay. Yan po ang second death. Ngayon, tuloy po natin. Mamaya-maya, makukuha natin. Sila po ay mga mananagumpay at nagtagumpay sa pamamagitan ni Kristo. Apokalipsis 12:11. Sabihin po natin. Ang Apokalipsis kapitulo 12 at talatay 11. Ito po. At sila'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patotoo. Hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Pastor, kaya itong mga ito, hanggang kahit mamatay na sila, hindi nila inibig ang kanilang buhay. Pero sila po ay nanagumpay at nagtagumpay sa pamagitan ng Panginoon Jesucristo. Kaya nga po sila na andoon eh. Pastor, nakaluklok na sila sa trono eh. At sa luklukan at nag-aari. Kasi sila nagtagumpay. Ito po, vision of victory of the oppressed Christians noong first century. Yan po ang vision. At ito po, sabi ni Apostle Pablo. Tingnan niya, Pastor. 2 Timothy. Masasabi natin, Pastor, na itong naranasan ng mga baka kasama din dito si Pablo, Pastor. Oo. Baka kasama si Pablo sa Santiago dito eh. Kasi yung dalawang yan, pinugutan din ang ulo eh. Oo, kasi pinugutan din ho. Yung mga ang mga ibang mga apostol ho eh, talagang ano rin eh. Pinugutan din ho. Pinugutan ang ulo. Ngayon, ito po sabi ni Pablo. Tingnan nyo. 2 Timothy chapter 4, verse 6 to 8. Ito po ang sinabi niya. Sapagkat ako inialay na at ang panahon ng aking pagpanaw dumating na, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon, natataan na sa akin ang putong ng katuwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapatukom sa araw na yon. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Oh, si Apostol Pablo nagtagumpay din siya, bagamat siya pinatay, Pastor. Oo. Tagumpay din siya. Ayan, oh. Pero siya po'y pinatay. Sila'y pinaslang din, tulad ni Santiago. At ni Pablo, at iba pang mga apostol at mga Kristiyano. Sila'y inilararawang nagtagumpay. So, ito po ang unang pagkabuhay na magmuli. Ito po ay vision ng pagtatagumpay. Inilararawan dito ni San Juan na itong mga pinugutan ng ulo, itong mga martir na ito ay nagtagumpay sa kanilang pananampalataya. So, yan pong isinuturo ni San Juan. Ngayon, ito pong sa talatang 5 naman, ay hindi mabubuhay. Sabi dito. Ito naman po nasa talatang 5. Ganito po sinabi. Ang mga iba sa mga patay, hindi na nabuhay hanggang sa magganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na magmuli. Ito naman po, ang mga patay na ito, hindi nabuhay. Ito po yung mga puminsala sa mga Kristiyano. Hindi na nga buhay. Ibig sabihin, hindi na po sila makapang-uusig. Patay na din po sila. Hindi po sila nga buhay hanggang maganap ang 1,000 taon. Hindi po, ibig sabihin, pagkatapos ng 1,000 taon, sila mabubuhay uli. Hindi na po sila iiral. Yan po ang ibig sabihin ng talatang ito. Patay na ang kanilang pamiminsala sa mga Kristiyano. Hindi po sila mabubuhay na o para alipinin at pag-usibigin pa ang mga Kristiyano. Basta yan po ang ibig sabihin ng talatang 5.
Bakit po? Ituloy natin ang ating pag-aaral. Ulitin po natin, ulitin itong Apokalipsis 20. Ayun, sumusubaybay 4-5. Ito po ay hindi isang physical na pagkabuhay na magaganap sa second coming. Yan po ang turo ng dispensational. Bakit po? Sapagkat ang pagkabuhay ng katawan mula sa pagiging patay ay binanggit lamang sa bandang huli ng kapitulo. Pasin nyo na po. Nakikipag-aralan. Ito po ay 20. Una muna yung paggapos kay Satanas. Hanggang 3. 4 sa is. Pagdating po sa talatang 11-13, dito po lamang binanggit po ito. Pagkabuhay ng mga, yung pagkabuhay ng mga patay. Nariyan po ba kayo? Basahin po natin, Pastor. At nakita ko ang isang malaking luklukang maputi at ang nakaluklok doon na sa kanyang harapan ang lupa at ang langit ay tumakas at walang nasumpungang kalalagayan nila. At nakita ko ang mga patay, malaki at maliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan at nabuksan ng mga aklat at nabuksan ng ibang aklat na siyang aklat ng buhay. At ang mga batay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya. At ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila. At sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kanikanyang mga gawa. Sa mga kasintinti pong pagkabuhay ng mga patay ay iba po dito. Sa talatang 4-6, hindi po ito pagkabuhay ng mga patay na magkakaroon ng tinatawag na incorruptible body sa pagparito ng Panginoon. Yan po ang ating isipin. Ang mga premillennialist at dispensationalist ay naniniwalang ang binabanggit sa talatang 11-13 ay pagkabuhay na muli ng mga di mananampalataya. Yan niya po. Yan po ang paniniwala niya po doon eh. Ang pagkabuhay na hindi mananampalataya, eh pagkatapos po sa 1,000 taon. Yan po sabi nila. Na ayon sa kanila, mangyayari pagkatapos pa ng 1,000 taon. Ito po, ito pong 11:30 na ito. Eh pagkatapos pa ng 1,000 taon. Patapos ang Panginoon ay pumarito. 1,000 taon pag-aari, di umano ni Kristo. Sapagkat, pakinggan po ninyo, ang pagkabuhay ng mga sumasampalataya magaganap bago mag-millennium. Ibig sabihin, ang pagkabuhay po ng mga mananampalataya ay sa second coming po. Ngayon, kung sasabihin nila na ang pagkabuhay ng mga taong ito ay pagkaraan na 1,000 taon, ito pong mga binanggit sa 11:13, ito po'y sasalunga sa kapitulo, sa unang Korinto, kapitulo 15. Ito, hindi po na pasama dyan sa ating alam. 22-23, na ang resurrection ay sa second coming. Ayon kay Pablo. Salungot po na ang pagkabuhay ng mga patay ay pagkatapos pa na 1,000 taon. Yun daw po ay mga wicked. Sasalungat po yan na ang pagkabuhay na magmuli po ng mga patay sa second coming. Hindi po pagkatapos ng 1,000 taon yung wicked. Ito po, tinya, pakinggan po ninyo. Para huwag po kayo malito. Ang paghihiwalay ng pagkabuhay ng mga unbelievers at ng mga believers sa pamagitan ng 1,000 taon ay hinahamon ng katotohanan ng Panginoon Jesus tungkol sa general resurrection. Hindi po maaari yung pagkabuhay ng mga mananampalatay ay wala yung na 1,000 taon sa mga wicked, Pastor. Hindi po pwede.
Napakatapos po ng pagparito ng Panginoon sa Kristo, may 1,000 taong pang-iiral at pagkatapos ng 1,000 taon na yan, ay sa kabubuhay ng mga patay, ng mga makasalanan upang umarap sa paghukom. Wala pong ganun, di po ganun ang tinuturo. Sasalungat po ito sa kasuruan ng Panginoon sa Kristo sa John 5:28-29 na ang pagkabuhay po ng mga mananampalataya at 5 mananampalataya magaganap sa ikalawang pagparito ng Panginoon, hindi po magkabukod. Yan ay mababasa natin sa 1:5-28. 29. Pagkabasa nyo po. Ayan. Huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig. Napansin nyo po ba? Lahat ng nasa libingan ay makakadinig. Lahat po ng patay na nasa libingan. At magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay. At ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Hindi po magkaiwalay. Ang pagkabuhay po magmuli ay sa huling araw. Hindi po pinagawalay na 1,000 taon ang pagkabuhay ng mga matuwid at saka ng makasalanan, Pastor. Lahat lang nasa libingan, sabi dyan ng Panginoon. Pag hindi po totoo yun, Panginoon na nagliligaw. Tsaka po dun sa, sa talinghaga ng Panginoon, dun sa Kapitulo 25 ng Mateo, yung kahuliang bahagi dun paghihiwalayin ng tupa at ang kambing. Mabuti't masama. Ang paghihiwalay sa katapusan ng salibutan. Oo. Kailan ba katapusan ng salibutan? Sa second coming sa pagparito na. Kasabay na ho yun eh. Oo. Sa second coming ho, paghihiwalay ang tupa at kambing eh. Wala na po naman 1,000 taong paghitan pa eh. Pagka ganun po mali po ang nakasulat sa Biblia. Mali yung nakasulat sa Kapitulo 25 ng Matthew. At mali din po ito sinasabi ng Panginoon, nakakatakot naman. Pastor, no? Sinungalingan natin ata ang Panginoon Jesus. At sa gawa 24:15, Pastor, magkasabay din. Ayan, na may pag-asa sa Diyos na siya rin namang hinihintay nila na magkakaroon ng pagkabuhay na maguli ng mga ganap at gayon din ng mga di ganap. Ang ganap at di ganap, parang mabubuhay. Kailan mo yan? Sa huling araw, hindi po bukod na 1,000 taon. Oo. Kung nagkamali nila po sila. Oo. Napakalaki ng pagkaligaw. Kung hindi po sa huling araw yan, ang ginawa ng Panginoon napakalaking pagsisinungaling na ang pagkabuhay ng guli sa huling araw, nino? Nang ganap at di ganap. Kailan po ba ang huling araw? Sa ikalawang pagparito niya. Wala na po susunod na 1,000 taon para bigyan pa ng gap ng 1,000 taon yung wicked at righteous, Pastor. No. Kaya nga po ito sinasabi nilang ito, hindi sinasangayunan ng banal na kasulatan. Bakit? Na sapagkat ang pagkabuhay na magmuli ay sa huling araw sa pagparito po ng Panginoon. Ito po yung magaganap sa second coming at hindi after the alleged millennial kingdom, millennial reign with the period of 1,000 years after the second coming. Wala pong ganung tinuturo ang banal na kasulatan. So yan po lang ate Pastor, masasabi natin. May oras pa ba tayo? May konting oras pa ho. Matatalakay ba natin yung kingdom? Hindi na muna. Parang hindi ano pa. Ano ba? Yan po ang kahulugan. Ayan po, ang huling araw, sabi po ni Martha . Si Martha ay nagsabi sa kanya, nalalaman ko na siya ay magbabangon uli sa pagkabuhay na maguli sa huling araw. Ayun. Kasi nung namatay si Lazaro, sabi niya, kung narito kayo, sana hindi siya namatay. Hindi siya namatay. Pero sabi ng Panginoon, mabubuhay . Oo, mabubuhay siya. Naniniwala ka ba? Sabi ni Martha, mabubuhay siya sa huling araw. Hindi naman tinutulan ng Panginoon. Kung siya pinigilan ng Panginoon, kukorek siya. Sasabi niya, mali ka. Bakit po hindi na kinorek? Sapagkat ganun din ang katuruan ng Panginoon . Oo. Basahin natin sa 6:39, Pastor. Ayan, sa 6:39 po ng 1, at ito ang kalooban ng nagsugo sa akin na sa lahat ng ibinigay niya sa akin
ay huwag kong iwala ang anuman, kundi ibangon sa huling araw. Oh. Sapagkat ito ang kalooban ng aking ama, na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng walang hanggang buhay at akin siyang ibabangon sa huling araw. Oh, huling araw, palagi huling araw. Sa talatang 44 rin po, walang taong makalalapit sa akin maliban ng ang amang nagsugo sa akin, ang sa kanya'y magdala sa akin, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Oh, yan, basta napakaliwanag. Puro huling araw ang binabanggit ng Panginoon. Sa ating Panginoon, huling araw binabanggit niya. Oh, 54, ganun din po. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Tingin niyo? Kasi po, bakit sinabi niya sa huling araw eh? Kasi yun na ho yung final kasi. Oh, yung ang huling araw nga po, Pastor, yung second coming. Oh. Dahil sa second coming nga yung resurrection eh. Eh wala na po susunod, huling araw na po yun eh. Oh, ang Panginoon mismo nagsasabi. At sabi naman ni Pablo sa 1 Corinto, Kapitulo 15, talatang 22 hanggang 23, dadating ang wakas. Eh doon po sa aklat ng ano, sa sinulat ni Pedro, eh, di ba may mga scoffer? Kasi medyo na ba? Oo, Pastor. Ang Panginoon eh, ang nasa na. Lagi nyo sinasabing nababubuhay na. Pastor, ang malaking pagkakamali po ng mga dispensational dyan, yun daw po pagsupok sa lupa, pagkatapos doon ng millennial kingdom. Hmm. Eh wala mo binabanggit yung millennial kingdom, yun po yung pagdadagdag eh. Ang sinasabi dyan, second coming, ang pinapaksa po dyan, dahil tinutuyangan ng mga taong yon yung bakit daw hindi pa naparito ang Panginoon. Sinagot kayo ni ano? Ni Juan. Ni Pedro. Oo. Si Pedro po nagsulat eh. Ang tinatalakay po daw, second coming. Kaya yung pong pagsupok sa langit at lupa, sa second coming po yung magaganap. Inuulit po namin. Sabay-sabay yun eh. Oo. Isang pangyayari. Inuulit po namin na second coming po yan. At pagkatapos niya yung masupok, hindi po sinabing, ngunit ayon sa kanyang pangako, magkakaroon tayo ng millennial kingdom. After the second coming, hindi po. Sabi po, ayon sa kanyang pangako, naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa na tinatahan ng katwiran. Yan po yung mababasa natin sa 2 Pedro 3, talatang 10 hanggang 13. Basahin niyo po, nakasulat. Hindi po kami nagtuturo ng hindi nakasulat. At yung binabanggit namin dito pagkabuhay na magmuli, ay kung kayo sumabay-bay, pag-aralan niyo mabuti, pinaliwanag po namin eh. Hindi po madaling ipaliwanag. Pero sinabi sa inyo, yung sa Ezekiel, balikan po natin, ang Israel naging alipin. Di ba po sa? Oo. Ngayon, doon sa pag-alipin nila, sila patay eh sa pang-alipin. Oo. Pero sila nangabuhay sapagkat sila inalis doon sa mga umaalipin sa kanila. Nangabuhay sila. Wala na yung pang-alipin sa kanila. Yun po yung figurative. Pagdating po doon sa kay Propeta Elias, kung po sila yung ano ba ang sinasabi doon sa kay Propeta Isayas. Isayas, Pastor. Oho. Kung ating pong babalikan, ay ito, yung sa kay Propeta Isayas, yung mga masasamang Panginoon. Oho. Hindi sila patay na, hindi na mabubuhay. Sabihin, yung mga mapisa kanila, wala na. Hindi na makapag-ari sa kanila. Oh. Ang iyong mga patay ay mga bubuhay. Ay, ang doon naman patay. Sa Ezekiel, nasa libing sila. Oo. Oh. Para silang mga patay. Tsaka pero walang yung buto-buto talaga eh. Oo, basta ganun eh, ang paglalatawan niya eh. Sa kanilang pagiging ano daw sa kay Propeta Ezekiel. Oh, ayan oh. Kakaiba itong pagkabuhay na ito eh. Oh. Ang pag-aalis ng Israel mula sa lupain ng kanilang pagkabiyag at pagsasauli sa kanilang sariling lupain ay tinatawag na pagkabuhay na magmuli. Oh, sabi ng Diyos, aking bubuksan ang inyong libingan. Aking pasasampahin sa inyong mga libingan o bayang ko at dadaling ko kayo sa lupain ng Israel. Yan po ang sinabi. Yan po ay figurative na pagkabuhay. Ganun din po ang kapaliwanagan doon sa Kapitulo 20, talatang 4 hanggang 6. Sila po ay nangabuhay na mga kaluluwa. Nabuhay sila sa
nakaraan nilang pag-uusig, sila ng buhay, nagtagumpay po sila. Ang tawag po dyan, unang pagkabuhay na magmuli. Ang tinatawag, yung mga pagkabuhay ng mga kaluluwa. Hindi po yan ang pagkabuhay na magmuli sa pagparito ng Panginoon para bigyan sila ng maluwalhating katawan. Hindi po yan, wala pong binabanggit dyan. At yung pong pagkabuhay doon sa haharap sa paghukom, sa 11:13 ay magkaiba po yan sa binabanggit dyan. Yun naman po ay general resurrection. Hindi po yung resurrection after the, hindi po yun ang white throne judgment for the wicked. Ah, hindi po. Ang nangyari ho, pinagra-rumble-rumble ho nila yung pangyayari. Yung 11, pastor, yung 11:30 na yun, kadire-diretso na, yun ang general resurrection. Oh. Pwede natin talakayin niya, pastor, yung pagkabuhay na yan, harap na sa paghukom. Pwede nating banggitin po yan. Eh. Kasi yan, resurrection. Physical, yan po ay physical. Resurrection from the dead. Pagkabuhay mula sa mga patay. Ngayon, pagkabuhay, yung pong ano, pastor, yung mga tuwid, aagawin kasama ng Panginoon. Upang kung saan naroon ng Panginoon, doon dimon. Pero yung masasama, ay hindi makakaroon ng pagkabuhay na magmuli na kasama ang Panginoon. Hindi po sila kasama. Sa paghatol po sila. Yan pong maliwanag. Kahit ito si si Pablo, nilirawan niya sa kabanatang 15 ho ng unang Korinto, yung tungkol sa pagkabuhay. Magkaiba dito eh. Doon, talagang yun na yung magaganap na pagkabuhay. Sa isang sandali, sa isang kisap mata. Tsaka pastor, yung pagkabuhay na magmuli yun, diretso na sa eternity. Oo, dire-diretso na sa buhay na walang hanggan na yun. Eh ito, pagkatapos mabanggit yung pagkabuhay nitong unang pagkabuhay nito, which is figurative, abay binanggit yung 11:30, yung pagkabuhay na harap sa paghukom. Hindi yun yan ang pagkabuhay na binabanggit sa ikalawang pagparito ng Panginoon sa Kristo. Yan ay noong pa, noong unang siglo pa, mga unang Kristiyano, pinakita kay Juan na sila ay nagtagumpay, yung mga pinatay. Sila po ay hindi na natiling kawawa. Sila po ay nagtagumpay, ipinapakita doon sa mga sinulatan, na kayo mag-alala, ito mga nangamatay, nandoon na. Nasa luklukan na sila. Nagtagumpay sila. Para magkaroon ng pag-asa, yung mga Kristiyanong dumadanas ng mga pag-usig at mga kahirapan sa ilalim ng mga umuusig sa kanila. Nauna yung mga Hudyo din, na katulad nila at ang Imperyong Roma. Ulitin po namin. Siguro naman po ay malinaw na sa atin ngayon yun yung pagkabuhay. Ano ba, unang ano ba pagkabuhay. Yung binabanggit kanina, sir? Hindi, yung inaano niya, ang binabanggit po ay hindi ba daw po yung inner soul, your inner man. Hindi, mali po yung inner soul. Yung soul po, ang inner man, ang outward man ay physical. Hindi, ang inaano niya, hindi ba yun din daw po ang ililigtas? Kaya wala, malayo po sa ating pinag-usapan. Pastor, ibang usapin yun ang ililigtas sa atin, buo natin pagkatao. Oo. Ang buong pagkatao, kaluluwa at katawan, kasama po. Yung ang nangamatay eh, papalitan nga ang katawan eh. Ng panibagong katawan. Oo. Kaya sabi ko nga kanina, ay iba yun. Yung sinasabi niyo po, na iba po ito, ang pinapaliwanag natin dito, kung ano itong unang pagkabuhay na magmuli, ito po yung mga kaluluwa. Mga kaluluwa po ito, ng mga pinugutan kasi ng ulo. Kasi ang pinapakita po ng paksa dyan, ang inaano dyan eh, pinatutunayan yung millennium ay taliwas sa salita ng Diyos. Kasi ho, ang sinasabi dito sa pinag-uusapan natin, at sila'y nangabuhay. So ibig sabihin, namatay na sila, binuhay sila, at sila ngayon ay nag-ahari. Nakasama ng Panginoon, naghari. At sila'y naghari, sabi po doon, hindi mag-ahari. At saka paniwanan natin kanina, Pastor, kung anong katangian na yun. Ang kabilang sa unang pagkabuhay na muli, hindi dadanasin yung kalawang kamatayan. Dito naman sa 2:11, ang magtagumpay, hindi dadanas. Ibig sabihin, yun na buhay na may pagkabuhay na magmuli, yun po yung nagtagumpay. Yun po ang ibig sabihin nyo, nagtagumpay sila.
Yan ang yung pong yung katangian ng pagkabuhay ng God, victory. Oh. Sila po ay conqueror, sila po ay victorious. Bagamat sila ay pinatay, naandun po sila, nangabubuhay po sila. Kaya walang kapangyarihan ng ikalawang kamatayan sa kanila. Walang kapangyarihan sa kanila. Doon sa kabilang sa unang pagkabuhay na magmuli. Oo. Na yun pong kabilang sa unang pagkabuhay na magmuli, binanggit doon sa 2:11, yun po ay nagtagumpay. Mm-hmm. Kaya ano, magtatagumpay, hindi pa na naiganay kalawang kamatayan. Ay, yung nagtagumpay na yun eh, yung nga po yung nakaroon ng unang pagkabuhay na magmuli. Yun po, yung sa 2:11, magkapareho po ang tinutukoy doon. Na ang magtagumpay, hindi makakaranas ng kalawang kamatayan, no, Pastor? Sinabi doon. Parang ganyan din yung sinasabi sa Tesalonica eh. Kasi yung mga Kristiyanong nasa Tesalonica, yung mga nauna nilang mga mahal sa buhay, nangamatay na. Kaya itong kay Pablo, ang pagpapaliwanag niya ng Tesalonica, hindi naman sa adin eh, hindi naman resurrection eh, kundi ang inaano niya, Pastor, di ba? Yung sa Thessalonians chapter 4. Na ini-encourage niya itong mga Kristiyano na wag kayong mawala ng pag-asa dahil babalik ang Panginoon sa kanyang pagbabalik, babaguhin niya tayo sa isang kisap. Sabi niya eh, kaya yun yung pinapaliwanag ni Pablo doon. At pagdating sa talatang 17, at tayo sa Panginoon, sabi niya, magpawalang hanggan. Oo. Yan, Pastor, sabi niya, ang may pakinig-makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia, ang magtagumpay, hindi marurusahan. Oho. Ay yung sa unang pagkabuhay ng muli, hindi paparusahan, hindi makakadanas ng ikalawang kamatay, ay yun ay nagtagumpay. Oho. Ibig sabihin, yung pagkabuhay ng magbuling yon, ang message niya ay victory o triumph. Nagtagumpay po sila. Yun ang ibig sabihin noon, nung kanilang pagkabuhay ng magmuli, nagtagumpay po sila. At sila, hindi makakaranas ng ikalawang kamatayan. Wala po yung kinalaman dito sa kaligtasan nating espiritual. Pastor, na sinasabi, inag-aalala ng isa nating kasama. Eh. Dito tao pala na terror security. Hindi yun. Pagkat yan ay mga patay ng kaluluwa. Patay na po yan eh. Mga kaluluwa po ang binabanggit dyan. Hindi po yan isang taong sumampalataya lamang. Na hindi makakadanas sa ikalawang, hindi po, yan po yung mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo. Ilagi natin tatandaan, oh, Pastor, ito ba? Oh. Ang mga iba sa, yan ba yun, yung, ito, sa 6, banal at, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na magmuli. Bakit gano'n? Sa mga ito'y walang kapangyarihan ng ikalawang kamatayan, kundi sila magiging mga sardote ng Diyos at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Bakit? Kaya hindi pag-arating, ito po'y nagtagumpay. Kasi doon sa 2:11, yung magtatagumpay, hindi makakadanas ng ikalawang kamatayan. Sa mga katulid, yung unang pagkabuhay na magmuli, yan po'y tagumpay. Yan po ang ibig sabihin niyan ni San Juan sa aklat na ito ng Apokalipsis. Hindi po yan isang pagkabuhay na physical, hindi yan spiritual na pagkabuhay, kundi yan po figurative. Inilalarawan niya kung ano naging kalagayan, Pastor, ng mga pinatay noong unang siglo. Ayun, nagahari na. Tagumpay sila. Kaya nga po, pangalan, Pastor, ng libro ni William Hendrickson, Conqueror. Conqueror, mananagumpay. More than conqueror, pangalan ng libro niya. Higit sa mananagumpay. Higit pa sa mananagumpay. Yung ang aklat niya ni William Hendrickson, more than conqueror, sa conqueror title eh. Ibig sabihin, ang pagkabuhay na magmuli niyan, ng mga Kristiyano ng unang siglo, tagumpay, yung unang pagkabuhay na magmuli, nagtagumpay sila. Kahit sila pinatay na, pero victorious pa din sila. Yan pong sinasabi ng aklat ng Apokalipsis sa magitan ni Apostol Juan. Yan po ang makakaya natin paliwanag sapagkat hindi po naman natin pwede sabihin niya na spiritual resurrection, Pastor. Tayo nakadanas ng spiritual resurrection, di pa tayo namamatay sa physical. Tayo ay mula doon sa pagkamatay nating spiritual dahil sa kasalanan, tayo muling nabuhay na sumampalataya tayo sa Panginoon Jesus. Sa Kristo.
Epeso 2:1, kayo binuhay niya. Yung mga taga Epeso. Oh. Nakinig sila sa Ebanghelyo, binuhay sila. Sa Juan naman, sinabi ng Panginoon, ang nakikinig ng aking salita, sumampalataya sa kanya na sa nagsugo sa akin, may buhay na walang hanggan. Hindi na sila papasok sa paghatol. Lumipat na sila sa kabuhayan mula sa kamatayan. Yun ang spiritual resurrection. Mm-hmm. Ngayon, yun naman physical, ay yung pagdating ng Panginoon. Oho. Sa second coming, tayo ay bibigyan ng maluwalhating katawan. Eh hindi po naman niya second coming, yan po yung unang siglo. Oho. Astor, kaalinsabay yan ang pagkapos kay Satanas eh. Ang dami nga pong mga maling naging aral dahil dyan eh. May yung mga pretereso, yung paniniwala nila, yung pangyayaring yan sa doon sa Jerusalem. Ay nung naganap yan, dumating na ang Panginoong Jesucristo. Kaya nangyari na ang second coming. Oh. Pastor, ito po ang lilitawan nila. Pagka yan hindi nila siligilan yung ganagaturan. Ito po ang lilitawan nila. Ito niya, Pastor. Eh, di ba itong nasa Dabo nga eh. Oh. Wala na siya na. Wala na lahat eh. Ito po sinabi sa Timothy, Pastor. Tingnan nyo. Ito po ang lalabasan nila. Pag pinilit nila niya na nung nangyari yun nung 70 AD. Pastor, ayun ay pagdating na ng Panginoon. Oh. Eh ito po ang sinabi ng 2:18. Oh, ito Pastor. Datapat ilagam mo 2:16 po ng Kalawang Timoteo. Oh. Datapat ilagam mo usapang walang kabuluhan sapagkat sila lalong magpapatuloy sa kasamaan. Ang kanilang salita ay kakalat na gaya ng gangrena ng mga nasa mga ito ay si Himeneo at Pileto ng mga taong tungkol sa katotohanan ay nangasinsay na sinasabing ang pagkabuhay na magmuli nakaraan na at ginugulo ang pananampalataya ng iba. Eh Pastor, ang ating pag-asa ay resurrection eh. Oo. Nasabi nga ni Pablo sa Thessalonica, hindi katulad ng iba ng mga walang pag-asa. Mm. Pagkat yung tayo nagsisaplatesisinipusay, again, di naman, nangamatay kay Jesus, mabubuhay. Yan ang pag-asa ng Kristiyano. Eh kung sasabihin nila na dumating ang Panginoon nung 70 AD, dumating na si Kristo, wala namang pagkabuhay ng matay, ng mga patay, dininate nila. Master, ang resurrection, sabi dito, yun ang sasabing wala ng pagkabuhay, ginugulo ang pananampalataya ng iba. Pastor, pagkaya na tinanggap niyo, wala na kayong pag-asa sa resurrection. Oh. May resurrection talaga. At ang resurrection na yan, Pastor, ay physical. Physical resurrection yan. At yung sinasabi ni Pablo na magaganap. Saka po, pagkatapos ng physical resurrection, pasok na tayo sa eternity. Eh, ba't hanggang ngayon, nandito tayo? Mm-hmm. Eh, kung talaga second coming niya, ba't nandito pa din tayo? Eh, after the second coming, eternity na. Eh, yun nga ang Pilipinong nandito sa atin eh. Sabi, 2005, dumating na daw ang Panginoon. Kaya ngayon, ang Panginoon ay, pahinga na ang Ama. At siya na, Jesus na ang Ama. At pagkatapos, nag-appoint ng anak. At siya na yung in-appoint. Basta okay, natatawa na lang sa kanya mga tao. Ang kaya po nila lamang paikutin, yung mga hindi talaga nag-aaral ng Biblia. At kayo po mga kasama namin sa pagtalakayang ito, ang maisasuggest ko po sa inyo ay ito. Mag-aral po kayo ng banal na kasulatan. Mag-aral po kayo, sikapin niyo pong magbasa ng Biblia, pag-aralan. At itong ating tinatalakay, kung hindi nyo, mabigat po talaga ito. Di ba sinasabi po namin nung una pa, hindi po kami nagmamagaling na kami... mas nakakahigit kanino ma. Pero ito pong amin sinabi sa inyo, hindi maaring ito ay maging spiritual resurrection. Hindi din ito maaring maging physical resurrection. Ito po ay figurative. Bakit inilalarawan dito ang pagkabuhay na yun? Pagkabuhay nila mula doon sa operation, sa kanilang depression, sa operation, sa kanilang mga tribulation na dinanas, Pastor. Oh. Naando sila, nangabubuhay sila, tagumpay sila. Yan po sinasabi, hindi po yan physical. Eh ano po, papaliwanag namin, magtuturo kami physical, magtuturo kami na spiritual, mali na po kami. Magiging katulad din kami ng iba, Pastor, na nagtuturo ng wala sa Biblia. Oh. Ay, yan, pinaliwanag po yan eh.
Ang nangyari ho kasi, Pastor, sa kagustuhan ng mga dispensationalist na palitawin yung magkaroon ng kingdom, na hindi nila naintindihan yung kingdom at saka yung church, yun na yun. Sa kagustuhan nila ngayon na darating ang Panginoon at magtatatag ng kingdom, ito ngayon ang ginagamit nila, itong Kapitulo 20. Oo, Kapitulo 20. Sinusunod nila sa second coming. Eh kung yan pa susunod sa second coming, mali po ang turo ni Apostol Pablo. Mali din si Pedro. Mali si Apostol Pablo na. Pagdating ng Panginoon, the end na. Paano po yun? Paano po mangyayari may susunod pang event? Wala, hindi po magkakaganoon. Tsaka kung sasabihin po ninyo na after the second coming siya, magtatayo ng kingdom, ay hindi po mangyayari. Bakit? Basta sinabi ni Pablo, kinakailangan muna siya maghari bago siya makabalik, Pastor. Oho. At buhayin ang patay. Paano po mangyayari yun? Isipin po ninyo, kung may nakikinig sa inyong... Nagsasalungatan ho ang mga... Kung meron sa inyong nakikinig na professional at talagang nilalagyan nyo na hindi lang pako ang inyong pagtayo at nakaperlo pa, tanggalin nyo na yan sapagkat ayong kay Apostol Pablo, kinakailangan si Kristo ay maghari bago niya mapasuko ang lahat ng away. Saka pa lang siya babalik. Kung siya babalik sa second coming, nakakapagulo, Pastor. Napakagulong katuluan niya. Tapos sinabi ni Pedro, pagbabalik niya, isusuko niya na yung kingdom. Isusuko niya ng kingdom, hindi siya magtatayo ng kingdom. Kaya nga sinasabi natin doon sa kasama natin, Pastor, pakinggan niya yung tinuro natin. Meron po po ba si Kristo, maghahari po po ba ng 1,000 taon sa Jerusalem, pagkatapos second coming. Pakinggan niya mabuti at buksan niya ang kanyang isipan. Imposibleng mangyari. Kaya ngayon, kasi, itong pinag-aralan natin ngayon, itong Kapitulo 20 ito na tungkol sa mga na-resurrect na ano, nakaluluwa. Kaluluwa, kinakapit pa rin nila para sa paghahari. Kasi may nabasa sila kasing ano na at maghahari, sila'y naghahari. Nakasami ni Kristo. Yun ang kinakapit nila ngayon. Sinabi ng Panginoon sa Kristo At tanong, ito po naman natin, Pastor. Kailan ba naghahari si Kristo? Nahirapan sila, Pastor. Kasama naghahari ni Kristo. Kailan ba naghahari si Kristo? Umupo ka sa aking kanan. Maghahari ka sa kalagitan. Kailan po naganap yan? Nung first century? Sino nagsabi? Si St. Peter. Si St. Peter, inuulit po namin, hindi po kami nalilito. Hindi. Tsaka tinalakay na ho natin nung nakaraan. Ito, pwede paikutin tayo. Gaganoon tayo paikutin. Hindi po. Si Pedro nagsabi, nang umakas si Kristo sa langit, lumukulok siya sa kanan ng Ama. Ayon kay David. Kailan nyo naganap? Habang si David ay patay. Kailan naghahari si Kristo? Nung pagkakayot sa langit, 2,000 taon na nakakaraan. Kaya po sinasabi nila, Pastor, na si Kristo ay maghahari pagkatapos. Nung si Esteban, Pastor, nung binabato, habang binabato, nakita niya yung Panginoon. Nandun na talaga ang Panginoon. Tsaka sinabi, di ba sinabi nga ni Pedro, kaya na pinatunayan yung sinabi ni Pedro ni Esteban. Kaya nga yung mga Hudyo nasaktan Betong si Jesus na inyong pinako sa krus, ay ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nasaktan nila. Naandun na niya. Ginawa na. Umakit na si Kristo doon sa kalangitan, naghahari na siya. Paano ngayon yan? Sa second coming pa siya maghahari, napaka susuko niya nga yung kaharian Hindi siya magtatayo ng kingdom sa second coming. Yan po ay ating tinatayuang matibay, Pastor. Sapagkat yan po ang nakasulat, Pastor. Yan po ang nakasulat. Hindi po tayo nagdadaldal dito nang hindi nakasulat. At kung meron mang tayong kasama dyan na kamanggagawa natin, hindi nila nagugustuhan. We are not pleasing people. Pastor, hindi natin binibigyan lugod ng tao. Ang binibigyan natin lugod dito, ayan, Diyos na ating pinaglilingkuran maging ang Panginoon sa Kristo. Bakit? Sapagkat sinabi ng Santiago, Pastor, sa kanya nga na nakakaalam ng paggawa ng mabuti at hindi niya ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Alam natin ito, pinakamabuti, para mga tayo makalaya. Rayat panliligaw. Ang layunin, pinakalayunin nun natin kasi, ma-focus yung ating attention, hindi sa anumang aral, kundi yung aral na si Kristo babalik, sa pagbabalik niya, madatnan niya tayo dun sa kalalagayang naghihintay sa kanya ng tapat. At sumusunod sa kanyang kalooban. Sabi nga na yung isang kapatid natin, na taga-Imus,
Sabi niya, eh sino ba daw ang handa? Sabi kang handa, yun nagpapahalaga sa katuruan. Maganda. Eh paano niya maganda kung handa na? Bay, kung handa pala, hindi mabuti. Pero kung paghahanda niya, sabi handa na sila, eh, may pagpapalalo. Eh mayroon maghihanda. Paano sila magiging handa? Oh, paano sila magiging handa kung ang turo ng Panginoon eh, ayaw nilang kilalanin? Pastor, kung paano sila makapaganda? Sabi ko sa kanya, kung nailagaw na sila at nadaya nila halin. Halimbawa, katulad doon niya, Pastor, yung paghihintay nila ng Antikristo. Imagine nyo yung Antikristo, hinihintay nilang lumuklok. Samantalang yung pagbabalik ng Panginoon, hindi yun ang paghandaan nila. Yung paghahari ng 1,000 taon, yun ang hinihintay. Samantalang kasi, yung pagbabalik. Pastor, magaling mo kasi mandaya ang kaway. Si Satanas eh. Sinuno ng kasinungalingan eh. At anyway, siya ang ama nito. Anyway, ano naman po, no? Siguro po ay maintindihan niyo. Kaya yung kung medyo nalilito kayo, balikan nyo ho yung mga unang pinagtalakayan po natin. Kasi ugnay-ugnay po yan. Yun yung ugnay-ugnay po para sa gano'n na hindi tayo maligaw. Pinakikita ho natin yung mga kamalian ng mga lumitaw na aral patungkol sa paghahari ng ating Panginoong Jesucristo, patungkol sa resurrection siguro sa ibang mga, sa ibang araw. Pastor, sa susunod, baka itong resurrection ng ating pag-usapan eh. Kasi kaugnay yan, Pastor. Yung resurrection, kaugnay yan. Para mabigyan ng linaw, yung sinabi, tinatanong ng ating kapatid na sasabi yung ano. Wala naman sinasabi tayo, Pastor, ang kaluluwa hindi ililigtas. Ang hulman, ililigtas. Kaya sabi nga ni Pablo, ito kapatid, pakinggan mo verse. Hindi porkit tinatalakay namin ito, pinapaliwanag namin kung ano itong unang pagkabuhay na magmuli. Hindi po natin tinatalakay dito ang kaligtasan ba yung katawan lamang. Hindi po. Ang ating tinatalakay dito, ano ba yung binabanggit ni San Juan na ito ang unang pagkabuhay na magmuli? Yung pong pagkabuhay ng mga kaluluwa, ng mga pinugutan ng ulo. Bakit tinawag yung unang pagkabuhay na magmuli? Dahil ba yun eh, pagkabuhay na physical? Ba hindi po. Wala pong tinuturong Bibliang una pagkabuhay, bago ikalawang pagkabuhay, wala po. Ang pagkabuhay po ng mga Kristiyano na sa Biblia tinuturo ay general resurrection. Yan po yung magaganap sa huling araw. Sapagkat kapag yun ay tinuturo natin, kinakalaban natin ng Panginoon sa Kristo. Pastor, na siya nagsabi, madidinig ang tinig ng anak ng Diyos, ng lahat na nasa libingan. Mabuti at masama yun. Ngayon, ibig sabihin, yung pong, balikan nga natin, Pastor, yung unang Tesalonica, yung po ay mga Christian. Bakit po yun ang tinalaki de Christian, di sinabi wicked? Kasi yun, nililiwanag lamang ni Apostol Pablo sa Tesalonica. Pastor, hindi naman ibig sabihin na, binanggit ko mga kayo, dalawang anak niyo, Pastor Ito anya ang anak ko, kasama si Beto. Ibig mo sabihin, ang anak niya si Beto, hindi po. Meron pa siyang isang anak. Yung wicked. Binanggit doon ng Panginoon. Sa 1:5:28, ang wicked pala at righteous, makasabay ng bubuhayin. Hindi, tsaka ho kasi ang kausap niya, Kristiyano. At ang nangangailangan ng kasagutan, Kristiyano. Bakit ko isasama ito? Tsaka Pastor, kaya nga nabanggit natin yung Psalms 191:60. Ang buong salita mo ay katotohanan. Hindi lang yun, Pastor Stilonian. Paano sinabi ng Panginoon, kasabay pala? Huwag mo sabihin, hindi, Panginoon. Yun eh, pakaraan pa rin 1,000 taon. Pagkatapos sa second coming, 1,000 taon. Doon sa 1,000 taon na sinasabi na susunod sa second coming, napakahirap ang mangyari, Pastor. Sapagkat ang turo ni Apostol Pablo, La Pedro, after the second coming, the end na. Magkakasang-ayon po Magkakasang-ayon sila. Pati ang sabi ng Panginoon Jesu Cristo. Nakalimutan kong banggitin sa ating kapatid. Tingnan nyo, kapatid na, akala nyo ba yung pinaghihiwalay namin yung kaluluwa at katawan? Hindi tingnan nyo, unang Tesalonica 5:23, Pastor, sabi ni Pablo, at pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ang kapayapaan. Ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan, ingat ang buo na walang kapintasan hanggang sa pagparito, kasama po kaluluwa, pati espiritu at katawan. Sa pagparito ng Panginoon. Ano sasabihin nyo? At tinatalakay natin sa 20, yung kaluluwa talaga, Panginoon, mga Pastor, na pinugutan ng ulo.
atin lang nililiwanag na ito ay hindi physical. Nililiwanag natin. Hindi natin sinasabi na yung inner man saka outward man ay maghiwalay. Hindi po. Kasama po yan sa kaligtasan. Ang nga ating lang inaalam, kapatid, itong kung anong uri ng pagkabuhay na magmulito. O anong uri? Ngayon, sa taas sa tinatalakay natin. Pero ito pong unang pagkabuhay na ito ay pagkabuhay ng mga kaluluwa. Mga kaluluwa po talang pinugutan ng ulo. To be clear, Pastor, ito hindi maari maging katawan. Bakit? Kababanggit natin kanina, pag binanggit ang tao, kung tinatago ng medical term, meron din pong binabanggit na biblical term, ay yung nga po yung kaluluwa. Tinatawag din kaluluwa ng tao. Pero, Pastor, kanina, pinaluwag natin. Pagka kaluluwa ng tao, yung tinabanggit ay tao, tinutukoy, may bilang. Mm-hmm. Eh, itong sa 24, 46, wala mong bilang eh. Makatwid, yan po talagang kaluluwa. Hindi po yung mismong tao, yung outward man, na ang kaluluwa ay nasa loob niya. Nasa naman tinatawag ni Pablo na inner man. Yan po, huwag po kayong malilito. Yan lang, Pastor. Okay. Is the Lord, at purihin pong Panginoon, at medyo na tapos na naman po tayo sa isang aralin. At bilang conclusion ho do sa ating pong pinag-usapan, ang layon po ng ating pinag-usapan ay para po malinawan ho natin, kasi marami pong aral ang naglalabasan patungkol po doon sa first resurrection na sinasabi sa ano. Pero ang tinutukoy lang ho dyan ay yung pagtatagumpay nung mga naunang Kristiyano na namatay dahil sa persecution. Oh. Yun lang po ang tinutukoy doon, pero wala pong kinalaman yan sa paghahari ng ating Panginoong Hesukristo na sinasabi ng iba na siya ay magtatatag ng panibagong kingdom. Hindi ho. Wala po. Yun po yung nililinaw natin para hindi po tayo maligaw na wala tayong hinihintay na millennial kingdom. Sapagkat ang millennial kingdom ay nandito na po sa atin, nasa mga puso natin. Yun po yung totoong ano dyan. Kaya ang hinihintay na po talaga natin ay ang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo para tayo ay pagkalooban niya na ng ating pag-asa. Yung pag-asa po natin sa buhay na walang hanggan. Mangyayari lang po yung pagbumalik ng Panginoong Hesukristo. So maraming salamat po sa bawat isa. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Manalangin muna po tayo sandali at bago tayo magkahiwa-hiwalay. Dakilang Diyos, salamat po sa mga salita mo na nagbibigay liwanag sa mga bagay na nagiging malambong, madilim sa amin, Panginoon. Salamat sapagkat yung mga maling aral na patungkol sa paghahari, Panginoon, ng aming Panginoong Hesukristo sa 1,000 taon ay hindi po ito pinatutunayan ng Apokalipsis Kabanatang 20. Kundi ang pinakikita po dito ay yung katagumpayan na nangyari at naganap sa mga Kristiyanong na nagbuwis ng kanilang buhay dahil sa pangangaral ng salita mo, Panginoon. Salamat po, nawa sa aming pong paghihintay sa aming Panginoong Hesukristo ay punuin mo po ng pag-asa ang aming mga puso sa pamamagitan po ng iyong mga salita na magpapaliwanag sa mga bagay na darating, sa mga bagay na magaganap bago dumating ang aming Panginoong Hesukristo. At tunay nga, Panginoon, na sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang buhay ng bawat isa. Ingatan mo ito, maging ang iyong mga ilingkod. At salamat po sa pag-iingat mo sa aming buong bansa, Panginoon. At tunay nga, ikaw lamang ang aming lululalatiin, dadakilain at pasasalamatan. Sa iyo po ang lahat ng karangalan, kapurihan, kaluwalhatian. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Magandang hapon po sa bawat isa. Manatili.